sa kaugnay na report kahit palabag sa kanyang kagustuhan. Kuresahang binitbit ng Senate Sergeant-at-Arms si Makati City Mayor Junjun Binay para humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ukol sa umano'y mga anomalyang kinasasangkutan nito. Pagkatapos nito, pinalaya rin naman ang alkalde. Nagbabalita si Marge Romar. Matapos ang inisyo ng warrant of arrest ng Senate Blue Ribbon Committee kay Makati City Mayor Junjun Binay dahil sa pagtanggi sa pagdalo sa mga imbestigasyon na ginagawa ng subcommittee hinggil sa overpriced Makati City Hall car park building. Dumalo pa rin ito sa pagdinig ng Senado, bagaman labag sa kanyang kalooban. Paliwanag ni Mayor Binay, wala siyang intensyon na labagin ng subpoena. Iginit ng alkalde na walang dahilan upang sila ay i-cite for contempt. Lalo pat lahat naman daw ng kailangan ng Senado ay naibigay at nasabi na nila sa unang pagdinig ng Senado noong pang-Agosto nakaraang taon. Kaya naman wala ring dahilan na humarap pa sa naturang pagdinig. Wala na pong dahilan para humarap pa ho ako dito sa hearing po na ito. Nasabi ko na po lahat ng dapat kong sabihin at kaya nga po inuupos ko ho ang proceedings na ito. Kung kaya I would like to respectfully manifest, Mr. Chairman, that I will no longer participate in the ongoing proceedings. Bagay naman na kinwestiyon ni Senator Coco Pimentel III dahil taliwas daw ang paniniwala ni Binay sa posisyon ng Senate panel. Ang theory mo, wala kaming jurisdiction. Ang theory namin, meron kaming jurisdiction. So, if that is the situation and you really believe in your theory, then I think it's time for you to run to a referee, to a third party, to tell us who has the correct interpretation of the situation and of the Senate rules. Nagtangkaring magtanong si Senador Pimentel kay Mayor Binay hinggil sa umano'y mga anomalya sa Makati City Hall Parking Building 2 at Makati Science High School Building. Subalit nanindigan ng alkalde na hindi ito muling makikibahagi sa naturang proceeding. I would like to reiterate upon the advice of my lawyers, I was advised not to attend the hearing. That is why we were firm that the order of arrest states that I be detained in the Senate Sergeant-at-Arms because I'm not willing to participate, Mr. Chairman. Sa bandang huli, pumayag na rin ang komite sa hiling ni Binay at nirerespeto nila ang naging desisyon nito. I will understand if the mayor does not want to testify or elaborate on these matters because of these pending cases where he is one of the respondents. Yeah, I think the mayor, since we will respect your request that you not be asked questions anymore, you lose your chance to give us your inputs on this subject matter, then you are free to go. Samantala, sa pagpasok ni Mayor Binay sa loob ng plenary hall, naging mainit naman ang mga taga-suporta nito dahil sa pwersahan umanong pagdadala ng Sergeant-at-Arms ng Senado kay Binay kung saan nagkaroon pa ito ng galos. Subalit nakiusap naman ang komite na maging maayos ang loob ng plenaryo bago magpatuloy ang sesyon. Maging ang spokesperson ni Binay na si Governor John Bicremulia, nakiusap sa mga taga-suporta ni Binay na maging mahinahon habang isinasagawa ang hearing. Kasama rin ni Mayor Binay si incumbent City Administrator Eleno Mendoza at former City Administrator Marjorie De Vera. Ayon kay Senator Pimentel, ang layunin ng naturang arrest ay para dalhin ang tatlo sa session hall para dumalo sa naturang pagdinig. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar, para sa Newslight.